ध्यान दे इसको क्रिसमस में यहाँ less than 90 na. Pangalawang Paskong COVID. Sa panimula ng buwan ay mayroon ng 11,475 beneficiaries ang 10,000 pag-asa. Hindi madali mag-sustain ng programang tulad ng 10,000 pag-asa, ngunit ginagawa natin ito dahil alam nating epektibong paraan ito upang mapanumbalik ang sigla at saya sa ating mga komunidad. Patuloy ang pagbibigay ni dating Speaker Alan Peter Cayetano at ng grupong BTS ng 10K Ayuda upang matulungan ang mga sektor na lubos na tinamaan ng pandemya. Talagang todo po talaga pasalamat ko. Sinabi ko talaga, napakahihirap po. Bilang katulad namin nahihirap na hindi po napapansin. Kaya kailangan mo talagang dumiskarte na dumiskarte para mabuhay mo yung mga anak mo na umaasa sa'yo. Huwag po tayong susuko, mananig lang po tayo at magtiwala po sa ating Panginoon. Dahil meron pong tutulong sa atin na katulad po ni Speaker Alan Cayetano na isinusulong po ang 10K ayuda para sa mga kagaya po natin na talaga naman pong kailangan yun. Patuloy na tutukan ni dating Speaker Alan Peter Cayetano ang 2022 budget para masiguradong ito ay isang defeat COVID budget para sa bayan. Tuloy ang bayanihan, tuloy ang pag-asa. Ito ang 10,000 pag-asa. So ayan, nakikita po natin na mula Luzon, Visayas, Mindanao, meron po tayong natutulungan at sa iba't ibang industriya pa. At itong susunod na video naman ay success story ng isang teacher na nakatanggap ng 10K ayuda. Siya po ay si Richard Bautista Simbilio, isang teacher na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ngunit ginamit ang 10K ayuda para makapagsimula ng maliit na karinderya. Panoorin po natin to. Natanggap ko po yung 10,000 pag-asa o yung 10,000 pesos po na galing kay Speaker Alan Peter Cayetano. Pinag-isipan ko po muna bago ko gamitin. So yung kalahati po, binangko ko po muna. Kasi po, kailangan po naka-ready po tayo. Kung ano man po yung mga bagay na hindi mo inaasahan, may madudukot ka. And then yung 5,000 po, pinandagdag ko po sa tapsihan ko po sa kasamamihan. Hindi man po ganun kalakihan, nagpapasalamat na rin po ako at may naiipon din po ako. Dati po, napakaswerte na po kung makakapagtabi ako ng 100-200 sa bawat araw. Pero po nung nakatanggap po ako ng 10,000 pesos po mula kay Speaker Cayetano, kahit pa paano po, nakatulong talaga ito. Nakakapagtabi na rin po ako ng 5,500. Sabi nga nila, sa nag-uumpisa, napakaswerte na po kung mayroon talagang matitira ng 500. Isa sa mga kailangan kong gawin kung bakit nagkaroon ng ganito, may pinaka-aim po para matulungan po ang aking magulang. Aside from that po, syempre, para may iraw siya pang araw-araw na pamumuhay po natin. Sa mga taong nawawalan ng pag-asa, lalo na sa panahon ngayon na halos lahat, pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap, lagi-lagi po tayong manalangin. Isa sa pinakamagandang sandata po ang panalangin. Sabi nga nila, ang sumusuko, talo. Ang nagpapatuloy, nananalo. Marami po nagtanong sa akin, totoo pala yan na ginagawa ni Speaker yung sinabi niya, oo, ako mismo ang nagpapatunay. Totoo yung kanyang hangarin bilang isang public servant. Alam po namin, ang dami niyong pinagdaan ng mga kritisismo sa mga tao, pero hindi kayo tumigil. Ang tinignan niyo, kung ano yung pangangailangan ng mga Pilipino. Sana po, Speaker, huwag po kayo magsawang tumulong, lalo na sa aming mga mahihirap. Maraming salamat po. Taos puso po akong nagpapasalamat sa tulong na ibinigay niyo po. Pagpapaabot ng 10,000 pag-asa na bubuhay sa bawat Pilipino. Maraming salamat. It's still, nandito yung puso ko, nandito ako masaya. Wala nang yung mayaman na financially sa teaching, pero mayaman kami in terms of students na naturuan na namin at naging successful. Doon po yung yaman namin. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Teacher Jillian Estacio Evangelista. Ako po ay nagtuturo sa Western Bicutan National High School, public school teacher po
since 2009, 12 years na po ako sa public teaching. So, napakalaking adjustment from face-to-face to online. Ang daming kailangang matutunan ng mga applications. Although I am an ICT teacher, medyo hindi ganun kahirap sa akin. But then, nafe-feel ko yung mga kasamahan ko na lalo na yung sabihin na nating hindi sila nabuhay doon sa generation na more on computers eh. So yung medyo may edad na mga teachers, nahihirapan talaga silang mag-adjust. Pero believe ako sa mga co-teachers ko na kinaya namin lahat na makapag-adjust, maibigay lang ang kailangang matutunan ng mga bata, makapagturo lang kami sa bata ng maayos. Talagang continuous education talaga. So dito ko na naramdaman na ang swerte ng public school teachers kasi dire-diretso ang aming teaching, dire-diretso kami, unlike sa private na nagsara yung mga schools. So, ayun, maraming nawalan ng work sa private, although kinuha sila ng City Hall na magturo para sa tele-aral. So, yun yung kagandahan na kahit papano na nagkaroon sila ng work. Marami kaming incentives na na-receive from City Hall simula ng nag-pandemic. So, nandyan hindi kami nawalan ng mga ayuda na kung ano yung mga kailangan namin sa school. Lalo na nito, tinulungan kami ng City Hall na makapag-produce ng mga modules. So, sila po yung nagbayad para or naghanap ng kung saan pwede mapaprint. Then, nitong huli, meron silang binigay sa amin na health kit. Kompleto po yun. May alcohol. This time, meron ng PPE na para nga naman pagka nag-distribute kami ng module sa mga parents, naka-complete gear kami. May mask. Tuloy-tuloy po yung allowances na binibigay sa amin ng City Hall. Hindi po yun naputol. Andiyan dyan talaga yung allowances. So, yung suporta talaga ng city government, nandito lang. Feel na feel namin. Ramdam na ramdam namin. Taos-puso po kami nagpapasalamat kay Mayor Lino Cayetano sa walang sawang pagsuporta sa aming mga public school teachers, sa mga students, grabe yung suporta na binibigay ninyo. Then second kay Congressman Woman Lani Cayetano, thank you so much Ma'am Lani sa lahat ng suporta mula mayor pa lang po kayo hanggang ngayong congresswoman, hindi nyo pinababayaan ang mamamayan ng Taguig. And kay Speaker Alan Cayetano, thank you so much rin po na nandiyan dyan kayong mag-asawa para tumulong sa aming mga teachers. Hindi lang sa mga teachers, halos lahat ng tao dito sa Taguig. Thank you so much po sa lahat ng tulong na ibinibigay ninyo sa amin, sa lahat ng suporta. Sana po ay mapakinabangan nyo po ang tulong na ibinahagi po ng programang ito. Ito pong 10,000 pag-asa na project po ni former Speaker Alan Cayetano ay napakalaking tulong po sa aming mga beneficyaryo. Marami na natulungan dito si former Speaker Alan Cayetano at tayo ay tunay na nagpapasalamat sa kanya sa kanyang pagbibigay ng atensyon dito sa ating pong distrito, San Pedro, dito po sa Santa Rosa at sa buong lalawigan ng Laguna. At ngayon po ay nagpapasalamat kami muli sa inyo dahil nga po 30 tao na naman ang natulungan natin na naisalba po natin ang kanilang buhay. Bilang po sa ating mga daycares at ang ating teacher in both public and private, they have been helping us truly po in our day-to-day sa ating mga pangangailangan, lalo na po sa ating mga guro, lalo na ngayon na nag-shift po tayo sa digital platform. Sa online learning po, mahirap po may ipagbigay ng tamang edukasyon sa bagong plataforma na iba po sa ating nakasanayan po na face-to-face. At halinawa, ang ating mga daycare workers na ito at ang ating mga teachers sa public at private ay magamit nila ng tama yung pera na sa ganun, masurvive po nila ito pong pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Nagpapasalamat po kami kay former Speaker Alan Cayetano na ang lugar po namin, ang lalawigan ng Laguna dito po sa Santa Rosa, ay nabigyan po ng tulong po ang ating mga beneficyaryo. At lalo na ngayon, marami po talaga ang nangangailangan po ng tulong, lalo na po sa panahon ng pandemya. So sa inyo lahat, mga daycare workers,
at mga teachers at sa ating pong former speaker at sa lahat ng kanyang mga followers. Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating pong dating speaker. Sana pagpatuloy po natin ito at halinaway malampasan po natin ang pagsupok sa ating buhay. Mabuhay! Actually, ito'y malaking isang tulong para sa mga teachers namin na ito ang mga teachers na wala pang item sa national government. Sila ay na-hire lamang ng city government na Tagaytay through the local school board. So ito ay malaking tulong sa kanila, sa tulong pangkabuhayan at kung meron silang mga planong itatayong maliit na negosyo, ito ay malaki ng tulong sa kanila. Pandagdag na doon sa sweldo nilang makukuha galing sa city government. Lahat naman, kahit noon pa, lagi naming sinasabi sa kanila na magtulungan. Hindi lang sa sektor ng mga guro, kahit sa ibang sektor na manggagawa namin, katulad sa mga barangay na magtulungan, lalong-lalo na sa kabuhayan o sa mga trabaho, para walang maiwan sa kanila sa barangay o sa school. Ang una kagad pumasok sa amin ay yung mga gurong hindi pa nakakakuha ng item sa national. Ito ay yung mga gurong sumasahod under the local school board. Maraming salamat kay former speaker Alan Peter Cayetano at syempre sa kanyang may bahay, kay Congressman Lani Cayetano at kay Senator Pia Cayetano. Maraming salamat sa tulong ninyo sa aming mga guro. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At welcome po dito sa Barangay Bayanan, Bayan ng San Pascual, Batangas, kung saan po ay inihatid po ng ating Kuya Alan Cayetano kasama po ang ating mga kasamahang congressman ng Balik sa Tamang Serbisyo sa Kongreso ang ating pong 10,000 pag-asa para sa ating mga child development workers ng ikalawang distrito ng Batangas. At talagang sana po ay magamit din natin ito sa ating mga pangangailangan, mas mapaunlad po natin ito. At syempre, pasalamatan pa po natin at huwag kalilimutan na laging nandyan ang gobyerno para umalalay sa bawat isa sa atin. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Kuya Alan Cayetano. Ang gusto po ni Congressman Rari Amo ay alagaan po kayo, tulungan po ang bawat isa sa atin. Hindi po siya tumigil sa pagtugon sa pangangailangan ng mga kasamahan natin. Siyempre, kasama po ang ating Congressman Raneo Abu. Maraming salamat po sa inyo. Gayun din po sa ating Ate Lani Cayetano at Senator Pia Cayetano. Salamat po sa paghatid ninyo sa inyong walang sawang paggabay at pagtulong dito sa ikalawang distrito ng Batangas. Maraming salamat po sa mga naging daan para maihatid dito ang ating 10,000 pag-asa. Mabuhay po tayong lahat at mag-ingat po tayong lahat.